Nandito tayo ngayon sa ating segment we call hashtag DevoShare. Wait lang, hindi ko magawa yung aking kamay. Hashtag DevoShare, kung saan we will study and hihimay-himayin natin yung ating devotion for today na matatagpuan siya sa Leviticus 21:22 at saka sa Hebrews 12. Tama ba ako, Hebrews 12? Ang ating reading for today ay kinuha natin sa ating blended reading guide na matatagpuan sa YouVersion. So if you want to join us sa devotions natin every day, especially meron pa tayong ilang araw, meron pa tayo hanggang end of the month para gawin ang ating quarantine. We're inviting you sa ating devotionals every day. You can join us by looking for the blended reading guide sa YouVersion, or if you're a member of this church, we can send you the actual reading guide natin. So our reading today ay pinamagatan ko, or our devotion today pinamagatan kong binukod at hiniwalay. Binukod at hiniwalay. So gusto kong kamustahin muna ang lahat ng nanonood, lahat ng nanonood ng live natin at saka yung ating mga nanonood ng replay from our recorded versions of this na i-upload natin at na-upload sa Facebook at saka sa YouTube channel natin. Kamusta tayo sa gitna ng ating pamamahinga? Because I do believe that this is the Sela moment that God has given to us. So ang tanong ko sa atin ngayon is, kamusta ka na sa gitna ng ating itinakdang pamamahinga? I do believe that this COVID is a way for us to have a Sela moment. Especially tayong mga mananampalataya, as believers, hindi tayo dapat nangangamba at hindi tayo dapat natatakot, because this is our time with God. Wala nang mapuntahan. Hindi ka na kailangang magtrabaho, nasa bahay ka na lang. Yes, may kakulangan, may konting kakulangan in terms of finances, pero hindi mo rin na rin ginagastos yung usual na ginagastos mo because of that. And the good thing about this is tayo'y mananampalataya and we believe that God will be with us. Dahil ang dami niya pangako sa Biblia na nagsasabi that He will be with us and He will never ever abandon us. Sabi nga ng Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. But I'd like to read ngayong araw na to, hindi sa aking favorite na Pinoy version of the Bible, but I would like to read from Leviticus 21. Yung Leviticus 21, gusto ko lang tingnan natin, yung context nito is about the priests, yung mga responsibilidad na mga pari or tagapamagitan. Bilang high priest or bilang priest, namamagitan sila between God and the common people, at pinagdidikit nila yung communication ng tao sa Diyos at ng Diyos at sa tao. So right now, I'd like to read sa verse 21b. Verse 7b pala. Gusto kong basahin Leviticus 21:7, pero magpo-focus tayo dun sa second part ng verse at saka sa 8 sa second part ng verse also. Ang sabi dito, huwag kayong mag-asawa ng babaeng marumi dahil nagbebenta siya ng pandaliang aliw o ng babaeng hiwalay sa asawa dahil kayo'y hinirang ko para sa aking sarili. So yung second part of the verse nagsasabi, dahil kayo'y hinirang ko para sa aking sarili. Sa verse 8 ang sabi, kinakailangan kayo ay ituring na banal ng inyong kapwang Israelita dahil kayo ang nag-aalay ng mga handog para sa akin. Dapat nila kayong ituring na banal dahil ako ang Panginoon ay banal at ginawa kong banal ang aking mga tao. So ikaw at ako, we are in this time and in this season, we are the tagapamagitan. Tayo yung, hindi man tayo high priest, but we are the priest. Actually, sa New Testament, ito na, bubuksan ko na yung sa Pinoy version. Kasi ang ganda talaga eh. Ang ganda ng pagkakasabi dito. Sa 1 Peter 2:9, this is the message for us. Kasi yung context kanina is sa Leviticus, the context is about the Israelites or the Levites, yung mga nagsaserve sa temple. But yung context sa 1 Peter ay ikaw at ako. At ang ganda na nakasulat sa verse 9, 1 Peter 2 verse 9, ang sabi dito, pero kayo ang lahing pinili,
Pakisabi nga ulit yan sa iyong sarili, kayo ay lahing pinili, mga priest kayo ng hari, ang banal na bayan ng Diyos, pinipili para i-preach ang mga nakakabilib na ginawa ng Diyos. Tinawag niya kayo galing sa dilim papunta sa liwanag niya na sobrang ganda. Ang ganda ng pagkakasulat sa New Testament. Ang sabi dito sa wikang Ingles, that you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Ikaw at ako, we are called to be a chosen generation. So sa mundong medyo tila baga nababalot ng pangamba, sa mundo ngayon na parang ang dami mong alintana, ang dami mong kaba, kakasya ba yung pera na natanggap ko o yung naipon ko at yung mga bagay-bagay na kinakaharap natin ngayon bilang believers, bilang disciples of Christ, I do believe that we have a role in this moment. Sabi nga nila, our light shines the brightest in the darkness. Ang ilaw, hindi mo tinatago yan. Sa New Testament din ng Bible, ang sabi, hindi mo tinatago yan sa ilalim, pero inilalabas mo yan. This is the time na dapat nararamdaman tayo. Ikaw, ako at tayo ay ginawang banal ni Kristo para mamagitan para sa mundo na ngayon ay nababalot ng kalungkutan at peligro. I want you to focus on that. Ikaw at ako, we are chosen for such a time as this. Parang si Esther, this is our moment. We were chosen for such a time as this to show forth our light, na ipakita yung liwanag na meron tayo, yung pag-asa na meron tayo. Because kaka-celebrate lang natin ng Holy Week, and Jesus Christ did not remain na nakapako sa krus. After 3 days, nabuhay siya na muli. And because of that, pwede tayong humawak at pwede nating panghawakan yung mga pangako niya that is alive and well for us. So, tayo ang sagot ng Diyos sa mundo. Tayo ang sagot ng Lord sa pangangailangan na bumabalot sa mundong ito. Ang panalangin at pananampalataya mo ang siyang may lakas at bisa para magbigay ng pag-asa sa mundo natin ngayon. I want you to understand na may calling tayo for times like this. At ikaw at ako, ibinukod tayo ng Panginoon, inihanda tayo ng Panginoon for this moment so that we can shine our light the brightest. Sa mundong nababalot ng kalungkutan, sa mundong nababalot ng maraming pangamba, this is the time that we hold on to the promises of God. Panghawakan natin yung pangako ng Panginoon. Kasi ang sabi nga niya sa Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Sa Tagalog, ang ganda eh. Hindi kita iiwanan o pababayaan. Sabi rin sa Matthew 28:20, surely I will be with you even to the ends of the age. Some people say that this is probably the end of the age, or we're palapit na tayo sa end of the age. At ang pangako ni Jesus Christ, I will be with you even to the ends of this age. So gusto ko pong namnamin natin yung word na yan ni Lord sa atin ngayong araw na to. Tayo ay binukod at tayo ay hiniwalay for this moment, this time, specifically for this challenge that we should shine our light the brightest. Tawag dito, tandaan nyo, ang inyong panalangin at pananampalataya ay ang pinakamabisa nating lakas at pinakamabisa nating kalasag sa lahat na nangyayari sa ating mundo ngayon. So muli po, ako si Coach Joshua, and this is DevoShare, hashtag DevoShare, mas mahabang version ng ating devotion na sinisend namin everyday. And we want you to, again, subscribe to our Facebook page dito sa church, and also sa ating YouTube channel sa official youtube.com/lifechurchtube. Sa lahat po ng mga nanonood, thank you very much for joining us. If you're watching this live telecast, or you're watching this replay, or nanonood kayo sa YouTube natin ngayon, we want you to connect to us. Gusto namin kayo makilala. Gusto namin malaman at malaman ano ang impact ng word ito ni Lord sa'yo. So you can comment down below. You can comment yung reflection mo. Or you can also share your reflection and your devotion for today. God bless you guys. And remember, binukod ka at hiniwalay for such a time as this.